Ayun, magpalang araw pong muli. Ito pong yung lingkod, Agent Joel. So, nandito tayo sa bayan ng Umingan, Pangasinan. Tinitingnan natin dito isang mango farm na 1 hectare. Pero, 19,000 kasi yan. Pero yung 1 hectare lang yung ibibenta nila. So, yung subdivide, pag-usapan po natin ng seller. Pero, sabi naman po ng ating kasamang agent ay sasagutin po nila yung subdivide. Ganito pa lang yung daan niya, papasok po dito mula sa main road, siguro nasa 100 meters to 150 or 200, sabihin na natin 200 para hindi po magkamali, 200 meters from main road, then from national highway siguro nasa almost 2 kilometers lamang, sabihin na natin 2 kilometers more or less from national highway. So ito po yung property. Tapos pupuntahan po yung dulo doon ni Jelord Max Vlog habang aantay natin sila dito kasi naka-andar po tong sasakyan. So sundan natin sila mamaya doon. Ayan, dito muna tayo sa loob, pasukin po natin ito. So ito, dito muna tayo habang pumunta sila doon, sundan natin mamaya doon. So dito yung boundary niya. So may mga tanim na mili na dati pero naputol na, pero may mga bagong tumubo at malalaki na rin ulit. Malapit na rin pwedeng anuin ulit, kumbaga anihin or pwede na ulit gamitin. So ganito po yung kanilang proper. So medyo magkakalapit talaga yung mangga, yung tanim ng mangga nila. So tulad ng sinasabi ko nung mga una kasi nagtatanim, wala po sigurong alam or wala pang idea yung ating mga seller kung paano po yung pagtanim ng tama sa mga mangga. Kaya kala nila yung 10 meters or 8 meters, ano na, sakto na. O hindi nila alam, medyo malapit pala yun. So tunad nito, nasa, ano, sabihin mo na ito is nasa 8 meters. Ayan, 8 meters yung agwat nila. Pero malapit pa rin pag lumaki na yung mga sanga po nila. So usually sa mga bago po magtatanim, gawin nyo pong 20 meters. Mas maganda po yung 20 meters na haba po ng ating itatanim or agwat ng ating itatanim na kumbaga mangga, para hindi po magkakadikit. So parang ganito po. Yan. Ito nasa ano na yan, nasa 15 meters na siguro yan. Pero malapit pa rin sila. Pag lumaki ulit yan, magkakasangga-sangga ulit. Pero at least okay na rin yung 15. Pero mas ano po ako dun sa, pag nakikita ko yung mga binablog ko, mas okay po yung 20. Kasi pag lumaki na silang mas malaki na talagang mangga, yung mga sanga po ng mga mangga ay hindi po magkakadikit. Ito okay pa to sa ngayon eh. Itong mga 8 to 10 meters na to, kasi mga bata pa po yung mangga. Ayan, so ayun, advice lang po yun sa mga gustong magtanim po ng mga mangga. So ayan, iano lang natin, 0.5 natin para medyo makita nyo po yung mga mangga. May kunti siyang rice land, yung 1 hectare. So depende po kung saan yung masusukat. Kasi ito po ay 19,000 square meter. Ang ibebenta lang is yung 10,000 square meter na may mga mangga. Na at least marami po itong tanim na mangga eh. Itatanong natin mamaya sa ating kasama. So mula dito sa loob, puntahan po natin dun sa labas. Babalik tayo dun sa sasakyan. Iikot tayo. Parang walang daan dito eh. So alin, again, ingat-ingat mga katropa, mga kasamang vlogger sa pagbablog. Hindi natin alam kung ano po ang mga ano dito. So ay, mayroon palang papasukan doon, so doon na lang tayo papasok sa area. So ayun, na kunting rice land, kunting rice land lamang. So ito yung mga mangga. Meron din siyang konti-konting tanim na saging, banana, sa Ilocano Saba. Pero yung Saba sa Tagalog is yung deep pig naman sa Ilocano. So hanggang doon yung boundary. So hanggang doon yung boundary, bro. Yan, yung bakod. Ayun, salamat idol. So please like and share din po ang aming munting channel mo, Chanjo Walatlag, tsaka Jelor Max Vlog. Ayan, kasama natin si Jelor. So mga nagtatanong, iisa lang po kami ni Jelor Max Vlog. Kapatid ko po siya.
So gumawa po kami ng dalawang vlog para po mas maraming makapanood po ng aming mga binablog. Yung hindi nyo mapapanood sa akin, pwedeng sa kanya ninyo po makita. So ayun, ito po yung barangay road po. Pero hindi pa po siya cemented road. May mga bahay na dito. So wala namang problema. Ewan ko lang kung saan sila kumuha ng kuryente. Baka doon sa mismong ano po. May nakita pala ako doon kanina na deep well. So parang may deep well tong area. So ito yung mismong boundary dito sa part na to. Tapos pag ganun siya, diretso na po yun. So napakahaba din ng frontage nito. Nasa 80 meters. 80 to 100 meters frontage. So ang presyo nga lang nito mga idol is 350 per square meter. Kung makikita mo po, napakalapit na po ng National Highway pag dito sa part na ito. Ayan, National Highway yan. So pwedeng kumuha dyan pala ng kuryente. Ayan, makikiusap tayo sa mga may-ari dyan. Ayan o, National Highway po yan. Ayan. So umikot lang kasi tayo. So mga nasa almost 2 or below 2 kilometers more or less from National Highway din. Mga 200 meters more or less naman papasok mula sa main road ng barangay road, yung cemented road. At ito ay barangay road pero hindi pa siya ano, daanan lang ng mga magsasaka. So ayun, ulitin ko. Ang binibenta po dito ay 10,000 square meter, 3.5 million. Sagot po nila ang capital gain tax. Siyempre agent pay sagot din po ng ating seller. So umingat mga, buhay pa po ang nakapangalan dito ate? Yes. Buhay pa po ang nakapangalan. So walang EGS, walang extrajudicial settlement. Sagot din nila yung capital gain tax. So wala ding magiging problema. Sagot po nila agent fee. So ang problema na lang yung presyo po. Kung paano po yung pagkipag-negotiate nyo po, samahan po namin kayo at makipag-negotiate po tayo sa mismong seller po natin. So ayun muli, ito po ang yung lingkod agent Joel. Pag gusto nyo po itong property na to, pakitawagan nyo lamang po ako sa aking numero at sa aking Facebook account. Muli, ito yung lingkod agent Joel. God bless you all.